araw sa ating mga kabayan. So, update lang. Ngayon yung ika-anim na araw ng quarantine ko. And so far, so good. Okay naman na ako. Siguro, wala na akong nararamdamang iba. So po, wala naman talaga akong nararamdaman. Bukod nga doon sa paghirap kong paghinga. Pero sa ngayon, sa tingin ko, mas okay ang pakiramdam ko. So, gusto ko lang i-share yung... Gusto ko lang i-share sa inyo na nag-iisa ako, pero may mga mabubuti akong kaibigan na hindi nakakalimot. Especially sa mga... Yun ang nangyayari sa akin ngayon. Kaya hindi mo pwedeng isipin na nag-iisa ka. Kasi may mga kaibigan ka, may mga tao pa rin na nandyan for you. Kagaya nga ni Vina, pinadala niya ako nung nakaraan ng Chowking. Pinadeliveran niya ako ng food dinner. And then, si Sheila, syempre, always naman, hindi niya ako pinababayaan. Binila niya ako ng vitamins, then, food din. Diba? And then, nga, yun nga, si JJ, pinadala niya ako. Nung first na na-diagnose ko na may COVID ako, binala niya ako ng sangkaterbang foods na iniwan niya doon sa pinto nung tinutuluyan ko. And now, pinagrocery niya ako sa Carrefour. So, tingnan natin kung ano yung mga binili niya sa akin. Yan, binila niya ako ng itlog. Nakakapagluto naman ako, nakakalabas naman ako ng kwarto ko. And then, binila niya ulit ako ng saging, cucumber, mukhang marami-rami. Saging at cucumber meron. And then, another sangkaterbang luya para ano, apples, lemon, and ano ba to? Pares lang, oranges. So, thankful ako kasi yung mga kaibigan ako, may mga nagmamahal sa akin na hindi nakakalimot. And then, binala niya pa ako ng grapes. Lahat to, in-order niya Carrefour online. Tapos, pinadeliver niya na lang. Yan, may ganoon akong grapes. Dalawang ganito ng grapes. And then, strawberry. Kasi alam niya, mahilig din ako sa strawberry. So, pinadala niya ako ng strawberries. Isang pack. And then, chicken. Nagbibig siya ng chicken kasi tinanong niya ako kanina kung nakakapagluto na ba ako rito sa bahay. Sabi ko naman, okay naman. Nakakapagluto naman ako. Then, pinadala niya ako ng isang pack ng tubig. Yan ang request ko sa kanya, tubig. And, gatas. Ayan. So, meron akong apat na gatas from JJ. So, ayun, thankful ako. Then sa mga nagchat sa akin everyday, especially, syempre sa family ko, bukod kay Sheila, sa family ko na everyday kong kausap, pag hindi ako tulog, na nagbibigay ng lakas for me, na gusto nila lagi akong happy para mas, di ba, mas maganda. Although happy naman ako, kasi hindi naman ako na naging worst. Simula nga noong unang na-diagnose na may COVID ako. And then of course, si Tita Senny, everyday nag-chat sa akin, nakakamusta ako, kamusta na yung pakiramdam ko, ganyan. So, si Tita Beng, na kahit na nasa Pilipinas siya ngayon, nagme-message siya sa akin, kinakamusta niya yung sitwasyon ko and yung kalagayan ko. And I'm so very thankful kasi, naiyak ako. Kasi may mga taong malalaman mo kung sino talaga yung concern sa'yo. Diba? So, actually, dapat hindi ko siya i-video nung una. Pero, na-realize ko, mas maganda na ma-share. Diba? Kung ano yung mga pinagdaraanan ng mga kagaya kong OFW. Lalo na kapag nag-iisa ka. Kasi, lalo, what if ako may mga kakilala ko, ayan, na pag-groceries ako, natutulungan ako,
What if yung mga kabaya, mga kababayan natin na OFW na wala talagang kakilala? Yung mga nasa bahay lang, yung mga kasambahay. Paano pag dumating yung punto na sila yung naka-experience nito, kung walang tutulong sa kanila, di ba? So napaka-thankful ko kasi bukod sa may nagbibigay sa akin ng tulong, yung mga fruits, yung mga foods, may nagbibigay sa akin ng tulong emotional. Hindi ako nanghihingi na financial. Pero may nagbibigay sa akin ng tulong emotionally, spiritually. Di ba? So maraming salamat. Na ano, so meron pa akong 4 days kasi 10 days na lang naman ang quarantine. 4 days tatanggalin na yung tracker sa kamay ko and hopefully sana sa next swab test ko is mag-negative na ako. 'Di ba? Para magbalik trabaho na ako kasi hindi naman din ako tatanggapin sa trabaho ko kung wala akong negative result ng swab test. So ayun, na i-share ko lang sa inyo. Ayun, tapos may nagbili pala sa akin kanina ng tasty ng bread kasama ko sa bahay. Milk bread. Kasi kailangan ko ng sa breakfast sa umaga kasi nga ang tatap meron ako iniinom na tatlong antibiotics. And then yung mga vitamins na iniinom ko sa gabi sa morning and sa gabi. So ayun, actually nakaka-bored. Nasa bahay lang na dito lang ako sa apat na sulok ng kwarto ko, ng partition actually. Pero maganda pa rin yung pwesto ko kasi malaki yung partition ko kahit pa paano. Diba? Paano din yung mga ilang mga kababayan natin na maliliit yung partitions, 'di ba? So wala silang ano kundi mahiga lang talaga. Ayun, na-share ko lang din sa inyo. Basta maraming salamat doon sa mga taong nagme-message sa akin na kamusta. Okay po ako ngayon. Wala pa naman ako ibang nararamdaman na. And I'm thankful to God kasi nga hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako pinababayaan. At alam kong hindi niya ako pababayaan. And then sa lahat na nagme-message sa akin, sa messenger, maraming salamat. Binibigyan niyo ako ng lakas ng loob. Loob? ng loob. Maraming salamat sa inyo. And ayun, thankful ako sa inyong lahat, sa family ko, lalong-lalo na sa family ko. Kasi talagang nandyan sila kahit na magkakalayo kami. And dun sa mga kababayan natin na nakaka-experience nung na-experience ko ngayon, especially in COVID positive, and nag-iisa kayo. Dasal lang. Hindi porket nag-positive tayo pare-pareha sa COVID, e dapat maging negative na tayo sa mga iniisip natin. Kailangan positibo pa rin tayo sa mga pananaw natin sa buhay. Positibo tayo, nagagaling tayo. Kasi kung iisipin natin na mag-worst talaga siya. And yun lang yung maibibigay kong advice sa lahat ng mga kababayan natin, mga kabayan natin dyan na nag-positive din, nag-COVID, nagka-COVID positive din. Kagaya ko. Ayun. Maraming salamat ulit. Bye-bye.